Yun mga kabuting ting, welcome back again dito sa Daddy Buting Ting's mini aviary. So happy Sunday sa inyo lahat mga kabuting ting. At dahil Sunday ngayon, day off natin mga kabuting ting, meron na naman tayong time para i-vlog o i-video yung mga alagang ibon natin dito sa ating mini aviary. Ayan. So kahapon nga mga kabuting ting, in-update ko kayo dito sa mga breeders natin at sa mga inakay nila, dahil pipili nga tayo sa mga inakay nila na ipaparaffle natin soon. Ayan, kaya lagi lang kayo tumutok dito sa Daddy Buting Ting's mini aviary. So meron nga palang mga nagtatanong kung paano sumali. So wala pa tayong instruction ngayon para sa paraffle natin soon. Pero yung pinakaunang step dyan, eto sigurado yun mga kabuting ting. Mag-subscribe lang kayo dito sa ating YouTube channel, Daddy Buting Ting's mini aviary. Tapos hit nyo yung ating notification bell button para lagi kayo updated sa mga bagong videos natin, lalo na kapag in-announce ko na yung mechanics ng paraffle natin, eh, para hindi kayo mapag-iwanan, di ba? Ayan, tsaka para updated kayo lagi sa mga painakay natin dito, dahil i-update ko kayo linggo-linggo or twice a week mga kabuting ting sa mga painakay natin, dahil nga pipili tayo sa mga yun para i-paraffle natin. Ayan. So mga 1.5 months lang, eh pwede na natin i-harvest yun. Tapos palalakasin lang natin ang mga 2 weeks. Tapos raffle na mga kabuting ting. Ayan, kaya lagi lang kayo tumutok dito sa channel natin. Tapos meron din tayo paraffle sa ating Facebook fan page mga kabuting ting, na Daddy Buting Ting's mini aviary. Ayan, nasa ating screen. So kailangan naka-follow din kayo dyan mga kabuting ting, dahil 2 beses nga kayo pwedeng manalo. So 2 chances of winning. Pwedeng manalo kayo sa raffle natin dito sa YouTube, at pwede ka rin manalo sa raffle natin sa Facebook. Kaya dapat mag-subscribe kayo dito sa channel natin at sa ating Facebook fan page na Daddy Buting Ting's mini aviary. Malay nyo, 2 beses kayo manalo. Manalo kayo dito at saka sa Facebook, ba? Diba? Pares na agad yung ibon ninyo. Ayan, diba? So ito, nandito ulit tayo sa breeding area natin mga kabuting ting. Ayan, pero hindi natin sisilipin yung mga fertile eggs kahapon na hindi pa napipisa, dahil mabubulabog na masyado yung mga breeders natin. Dapat at least hindi natin sila sinisilip everyday yung nest box nila. Dapat hindi natin binubuksan araw-araw para maiwasan natin na ma-stress yung mga alagang ibon natin o yung mga breeder natin. Kasi itong mga breeders natin, mahirap kapag ka na-stress yung mga yan. Ang instinct kasi ng mga ibon natin na to, yung mga African lovebirds natin, pagka na-stress sila na meron silang itlog o inakay, aabandonahin na nila yon mga kabuting ting. Maring hindi na nila pakainin. Ang pinaka-worst na pwede mangyari kapag ka may inakay, baka patayin nila. Ayan, baka ibaw na nila sa pugad nila mga kabuting ting. Kaya dapat hanggat maaari, huwag natin binubulabog lagi yung mga ibon natin. Maganda every other day lang, o kung kaya mong twice a week lang, mas maganda yon mga kabuting ting, para iwas talaga sa stress yung mga ibon natin, yung mga breeders natin dito. Kaya ngayon, pagpapahingayin ko muna sila sa pagsilip-silip ng nest box. Ayan, bukas ko na ulit i-check kung napisa na yung mga fertile eggs na naiwan kahapon na hindi pa napipisa. Ayan. Pero ngayon mga kabuting ting, meron pala tayo isang breeder dito na kailangan pa rin bulabugin. Oh, no. Pero okay lang yan kasi malalaki na yung inakay nila. So kahapon nga mga kabuting ting, pinakita ko sa inyo na malalaki na yung anak ni Lito tsaka ni Aliana, yung dalawang anak nila dyan. Napakaganda, di ba? So kailangan na pala natin i-harvest yun. Kahapon nakalimutan ko lang i-harvest pagkatapos ko mag-vlog. So kanina umaga naririnig ko na umiiyak-iyak na yung mga sisiu nila o yung kanilang mga inakay, dahil tinutuka na yon ni Aliana o nung nanay nila, dahil meron na ngang bagong clutch yung mga ibon natin dito. Ayan, kailangan na natin i-harvest yung mga inakay nila, kasi ganun din pwede rin madisgrasya yung mga unang inakay kapag malalaki na. Kasi 1.5 months lang pwede na nating iwalay kapag tumutuka na mag-isa dito sa feeder nila. Ayan, pagka nakikita natin na lumalabas-labas na, tapos tumutuka na dyan, tapos 45 days old na, pwede na nating iwalay. Lalo na kapag may bagong clutch na, nagiging masungit na yung nanay nila. Ayan, so kailangan na natin kunin yung dalawang ibon dito, ililipat natin dito sa ating nursery cage, dito sa baba. Ayan, kaya lang meron pa tayong ibon dito. Ayan, nandyan yung pamalakas ang ibon natin. Nagtatago sa mga nursery nest box. Di ko alam kung nasan dyan sa dalawa na yan, pero nandyan lang siya. Yung give birth sa atin ni Sir Jeffrey De Los Santos, yung pamalakasan nating Mobiwing Opaline Possible Split Dan DNA Cock. Yan, di ba? Pangalan pa lang talagang pamalakasan na. So kukunin natin siya dyan, ililipat na natin siya dito kasama ng iba pa natin mga pamalakasan. Kasi yung isa sa dalawang parvlo dito, yan yung magiging mga kapares niya, o yun yung magiging partner niya in future kapag ka nag-mature na sila. So ililipat na natin siya dyan kasama nung magiging kapares niya, para nun sabay-sabay silang mag-mature. Ayan, sabay-sabay silang lumaki, hindi na tayo masyadong mahihirapan pagparisin to mga to in future, kasi magkakilala na sila, sabay lang silang tumanda o nag-mature sa isang kulungan, di ba? Yeah, so kunin muna natin ibon natin dito, tapos i-harvest na natin dalawang inakay ni Aliana at saka ni Lito. Ito mga kabuting ting, na-harvest na natin yung dalawang magandang inakay ni Aliana at ni Lito. Ayan, oh, isang green ewing opaline
at isang Farblue Ewing Opaline. Ayan. So parehong opa yung naging inakay ni Aliana at ni Lito ngayong clutch nila. So napakaganda nung isa. Ayan, oh, yung Farblue Ewing Opa natin mukhang kaka based sa Ewing marking niya. Ayan, para sa akin mukha siyang kaka. Ayan, oh. Manipis-nipis yung kanyang Ewing marking. Tapos yung green, ayan, akala ko kahapon mukhang kaka. Mukha pala siyang hen. Ayan, dahil sa kanyang Ewing marking na malapad. Ayan, makikita nyo, sinakop na ng kulay yellow yung kanyang pakpak. Diba, pagka ganyan, malapad yung Ewing marking, possible hen. Ayan, laging hen yung lumalabas kapag malapad masyado yung Ewing marking. Tapos pagka ganong medyo manipis, ayan, katulad ng Farblue Ewing Opa natin, eh madalas naman nagkakak. Pero ang pinaka the best dyan, kung gusto nyo sigurado, pa DNA nyo yung mga ibon, sigurado yun. 99% tatama yung gender ng mga ibon. Ayan, diba? So, ito na nga mga kabuting-ting, ililipat na natin sila doon sa nursery cage natin. Ayan, itong dalawang bagong harvest natin. So, nakapag-harvest na tayo. Unang harvest natin sa 20 heads of lovebirds, mga kabuting-ting. So, sa susunod yan, marami tayong i-harvest kapag lumaki na yung mga painakin natin. Ito kasing dalawa na ito yung nauna. Ayan, tapos halos nagsabay-sabay yung mga breeders natin dito na namisa. Medyo marami yun, mga kabuting-ting, dahil nasa 20 heads nga. Pero ito, ilipat muna natin itong ating mga ibon dito sa ating nursery cage. Oh, ito na mga kabuting-ting, na ilipat na natin yung dalawang magandang ibon natin dito sa nursery cage natin. Ayan, medyo stress pa sila. Diba? Ilap pa. Ayan o, mailap pa yung mga ibon natin. Siyempre, kakalipat lang nila dito. So, dyan na muna yung dalawang ibon natin for 1 month. Dyan natin sila palalakasin kumain mag-isa para maging independent na sila bago natin sila ilipat sa mas malaking fly cage natin doon sa likuran. Yan, para hindi sila mabigla, masyado kasi malaki kagad yung gagalawan nila kung doon natin sila ililipat. Tapos matured pa yung mga ibon doon. Diba, baka mabuli. Kaya dito na muna yung dalawang ibon natin hanggang sa lumaki sila at pwede na natin ilipat doon sa fly cage natin sa likuran. Yan. Tapos ito nga pala mga kabuting-ting, meron tayong nest box dito na tatanggalan natin ng pasak. Ayan, meron tayong pinasakan dito na nest box. Ayan, no? Makikita nyo, meron nakaharang na bote. Meron pang ganito, itanggalin naman natin. Ayan, so hinarangan ko muna yung entrance ng pugad na to kasi kung maalala nyo, isa lang yung napisa dito. Tapos hindi pa naging visual mga kabuting-ting na red eye. So green series siya na black eye piece. Diba, nilagay natin dito sa pares ng ibon natin dito. Sa Project Opa Ewing Misty natin, yung kulay green dyan, anak nga nila yon. So nilipat natin kasi nag-iisa lang tapos hindi pa visual, diba? So malabong maging Opaline Lutino yon. So sayang yung panahon natin kung papaalaga pa natin dito. Sayang yung panahon natin kakahintay ng panibagong clutch nila. So para mag-clutch sila ng panibago, para magkaroon ulit tayo ng chance sa mga pagpalabas na ng Opaline Lutino, sana naman next time. Ayan, para mas mabilis, ayan, nalista nga natin yung inakay nila dito at nilipat natin dyan. So para hindi masyadong ma-stress itong dalawa na to, tinakpan ko muna ng bote yung entrance ng pugad nila. Ayan, ganyan. Para hindi sila makapasok dito at makalimutan kagad nila yung inakay na kinuha natin. Siyempre, stress yung mga yan. Kinuhanan natin ng baby, di ba? Ayan, so para makalimutan kagad nila yon, hindi ko muna sila pinapasok dito ng ilang araw. Ayan, almost 1 week mga kabuting-ting para kagad nila makalimutan yon. At hindi masyadong ma-stress yung mga ibon natin. Mas mabilis silang magka-clutch ng panibago. Ayan, so tatanggalin na natin to ngayon. Ayan, para nun, mag-clutch na ng panibago. Mag-breed na kagad ng panibago itong ating mga ibon dito. Ayan, diba? So kung meron kayong mga ibon na ganun, natanggalan ng mga inakay, tinanggalan nyo ng inakay na wala ng inakay, o kaya naman puro infertile yung itlog tapos tinanggal nyo, para nun hindi masyadong stress yung mga ibon nyo, pwede nyo takpan yung butas ng nest box nila para nun hindi kagad sila makapasok pabalik at medyo mabawasan naman yung stress nila. Ayan, para makalimutan kagad nila yung binabalik-balikan nila dito sa loob ng pugad nila. Ayan, yun yung mga pwede nyong gawin. Isa sa mga pwede nyong gawin, takpan nyo muna yung butas ng nest box nyo para mabawasan kahit paano yung stress ng ibon ninyo, di ba? Ayan, so simpleng tips mga kabuting-ting para iwas stress yung mga breeders natin pagka nawala ng itlog o kaya ng inakay. Ayan, so yun naman yung video natin for today mga kabuting-ting dito sa ating mga lovebirds. Update ko ulit kayo sa mga painakay natin dahil nga ipaparapol natin yung ilan sa kanila. So like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.